Pinamumugari na pala ang katawan ng bata ng madaming kuto ng hayop. Mula sa ulo hanggang sa singit ng bata ay makikita ang mga ito. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Janabi TV. May bago na naman tayong mapupulutan ng aral. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Bakit nagkakaroon ng kuto sa ari? Ano nga ba ito? Kagaya ng iba't ibang uri ng mga hayop, ang mga tao ay maaaring magkaroon rin ng kuto sa katawan. Subalit, bukod sa ulo, ang tao ay maaari ring magkaroon ng uri ng mga kuto na matatagpuan lamang sa ari. Ang mga uri na ito ng kuto ay tinatawag na pelvic lice o tinatawag din na crabs. Ang mga insektong ito ay namumuhay at dumarami sa mga buhok na nasa ari ng tao. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng tao. Sa pagdami ng mga ito sa bahaging ito ng katawan, nakapagdudulot sila ng pangangati at ng pagkakaroon ng pamamantal at mga butlib. Kagaya na lang sa isang balita, may isang bata mula sa Nevada, USA na di umano ay mahilig mag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop. At ang mga alaga niya ay malayang nakakalabas-pasok sa kanilang bahay. Ayon sa balita, araw-araw daw kalaro ng bata ang kanyang mga alaga. Paborito niyang kalaro ang kanilang aso at pusa, hanggang isang araw ay bigla na lang siyang nanghina at nilagnat. Nangangati ang bata, at nagkaroon ng pula-pula sa kanyang balat. Dali-dali siyang dinala ng kanyang magulang sa pinakamalapit na hospital upang ma-check up. At nang tignan ng doktor ang katawan ng bata ay bigla itong nagulat sa kanyang nakita. Pinamumugari na pala ang katawan ng bata ng madaming kuto ng hayop. Mula sa ulo hanggang sa singit ng bata ay makikita ang mga ito. Ang pinaka nakakagulat pa dito, ay pinamahayan na ang ari ng bata ng napakadaming kuto at dito na rin nangingitlog ang mga ito. Dahil sa nanghihina na ang bata ay ginawa na ng doktor ang kanyang makakaya upang magamot agad ang nag-aagaw buhay na bata. Binigyan at niresetahan din ang bata ng nararapat na gamot para malunasan ang kanyang sakit. Mabuti na lang at naagapan ng doktor ang sakit at nakita agad ang sanhi kung bakit bigla na lang nagkasakit ang bata. Nagpagaling ng ilang linggo sa hospital ang bata hanggang sa tuluyan na siyang makauwi sa kanilang bahay. Ang pagkakaroon ng kuto sa ari ng tao ay hindi agad na matukoy kung kailan nag-umpisa. Subalit, ayon sa ilang mga dalubhasa, unang nagkaroon nito ang mga tao noong sila ay mahawaan ng mga gorila, may mga 3 milyong taon na ang nakararaan. Ayon sa ulat na ito, hindi ito nakuha ng tao sa mga hayop na ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Bagkus, nagkaroon ng tao ng mga kuto sa ari sa pamamagitan ng paghiga sa higaan ng mga apektadong gorila o kaya naman, di umano, ay sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa mga ito. Ang isa sa mga pangunahing problema ng pagkakaroon ng kuto sa ari ay ang pakikipagtalik sa taong mayroon nito. Subalit, maaari ring magkaroon nito ang tao sa pamamagitan ng pagpapagamit o paggamit ng mga personal na kagamitan ng taong may kuto sa ari. Kagaya ng mga kumot at unan, tuwalya, maging ang mga damit. Maaari ring lumipat ang kuto sa ari sa ibang tao sa pamamagitan ng pagyakap. Kabilang sa mga sintomas ng pagkakaroon ng kuto sa ari ay ang labis na pangangati sa ari, pagkakaroon ng mga butlig at mga pantal sa bahaging ito, maging ang bahagyang pagdurugo nito bunga ng labis na pagkamot. Ngunit sa kabutihang palad, ngayon ay mayroon ng mga subok na uri ng gamot na maaaring gamitin upang patayin ang mga kuto sa ari. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Maaari kang mag-comment sa aking channel ng iyong suggestion. Maraming salamat at tinapos mo.